nakararanas ka din ba ng pagdududa at pagkainip kung matagal sagutin ng Diyos ang sinusumamo mong kahilingan? Mapayapang araw ng Miyerkules, ikatlong linggo ng Adbyento. Pasalamatan natin ang Diyos sa pagpanibago ng ating pag-asang harapin ang araw na ito ng may lubos na pagtitiwala. Kamusta na po ba ang mga preparasyong ginagawa natin sa papalapit ng Pasko? Naway, nakatutugon tayo sa panawagan ng mga pagbasa ngayong panahon ng Adbyento, na ihanda ang ating puso sa pagdating ng Panginoon. Gawin itong malinis at karapat-dapat panahanan ng banal na Espiritu. Sa mga pagkakataon ng pagdududa at pagkainip sa tugon ng Panginoon sa ating panalangin, pagdigin pa natin ang pagtitiwala sa perfect timing ng Diyos. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang tagpo ng pag-usugo ni Juan sa kanyang mga alagad na tanungin si Jesus kung siya na ang hinihintay nilang darating sa mabuting balita ngayon. Ibinalita ng mga alagad ni Juan ang lahat ng ito sa kanya. Kaya tinawag ni Juan ang dalawa sa kanyang mga alagad at sinugo sila sa Panginoon para sabihin sa kanya, "Ikaw na ba ang dumarating o maghihintay pa kami ng iba?" Pagdating ng mga taong yun kay Jesus, sinabi nila, "Ipinasasabi sa iyo ni Juan Bautista, ikaw na ba ang dumarating o maghihintay pa kami ng iba?" Nang mga sandali namang yun, marami siyang pinagaling sa mga sakit, mga karamdaman at masasamang espiritu at binigyan niya ng paningin ang mga bulag. Kaya sumagot siya sa kanila, "Bumalik kayo at ibalita kay Juan ang inyong nakita at narinig. Nakakakita ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay, lumilinis ang mga ketongin, at nakaririnig ang mga bingi at nagigising ang mga patay. May mabuting balitang ipinahahayag sa mga dukha. At napakapalad niyang hindi natitisod dahil sa akin." Masayang Miyerkules ng Adbyento sa inyong lahat. Ako si Emmy Tuaso ng Institute of Our Lady of the Annunciation, Ayola. Ang Adbyento ay panahon ng paghihintay at paghanda sa pagdating ng tagapagligtas. Sa mabuting balitang narinig natin, si Juan Bautista na tagapagpahayag sa pagdating ng Mesiyas ay nakaranas din ng pagkainip at pagdududa. Inutusan niya ang dalawa niyang alagad na tanungin ang Panginoong Jesus kung siya na ba o mayroon pang ibang darating. At natagpuan nila ang Panginoon ay busy sa iba't ibang gawaing pagliligtas. Napakaraming nasaksihan ng mga alagad dahil sumunod sila sa utos at hindi nagduda. Mga kapanalig, sa mga panahon ng kahirapan at pag-aalinlangan, lumapit tayo sa Panginoong Jesus na ating tagapagligtas. Ipagdasal rin natin ang ating kapwa. Sila may kamanlalakbay natin patungo sa Diyos Ama. Isa ako sa biniyayaan ng Diyos ng kagalingan. Matapos ang mahigit 5 taong pagkakasakit sa balat, tinanaw ko itong tugon ng Diyos sa pagmamahal at panalangin ng aking pamilya at mga kapatid na Ayola. Kaya naman, pasasalamat at paglilingkod ang nais kong ialay sa Diyos dahil sa tinamo kong kagalingan. Hayaan ninyo pong tapusin ko ang aking pagninilay sa lyrics ng awit sa Banal na Espiritu. Liwanag ng aming puso, sa aming manahan ka, ang init ng iyong biyaya sa aming ipadama. Patnubay ng mahihirap ang aming pag-asa't gabay.
sa aming saya at hapis, tanglaw kang kaaya-aya. Liwanag ng kaaliwan, sa amin dumalaw ka. Kalinga mo ang takbuhan, noong unang una pa. Pawiin ang aming pagod, ang pasani pag-aanin. Minamahal kong kandungan, sa hapis kami hanguin. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH. At sa inyo pong lahat na nagme-message sa amin para sa iba't ibang kahilingan, sa mga nagdarasal at nagpapadala ng tulong pinansyal para sa pagtaguyod ng misyon na ito. Asahan po ninyo na ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang, Panginoon, halika na. Ilumin ang mundo sa pananalasa ng pandemya. Hanguin mo kami sa kadiliman at kawalan ng pag-asa. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot, sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik-loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.